Надо просто за камеру пикачу нём. Пикачу! Пикачу, пикачу, пик! Wala ako eh. Ikaw yung solid single na lang. No. Okay, go. Patatay ko yan na meron. Balik ito. Matapar, may tapir. Okay. 1, 2, 3, tap! Parang Furby lang eh. Yung Furby. Wow, ang ganda na pinakita. Parang naglalaro lang sila. Na may pinasok na Hylos. Wow! Kakaiba tong line-up na to. Samantala sa kabila naman, napanood ko to na merong Johead. Yung Johead kasi ito pang counter sa sa Marksman eh. Irerenta ko sa Yahagis. Didiretso sa Marksman. Sa Yahagis. Pinakita yan ang una ng Evos. Kung nanonood kayo ng MPL, pinakita ng Evos yung kanilang pick na Johead going inside para direkta sa Marksman ng kalaban. Yun ang naging play ng Evos. Uy, ang mananalo dito ay papasok sa grand final. Oh. Kasi waiting na ang Aider. Hindi naman natin masasabing magkakonflikto sa MSC dahil mauuna pa mga natatapos. 19-23 ang MSC. July 6 pa ang grand finals. Alas 1 month Welcome pa. Welcome to Mobile Legends. Maraming magbabago ano doon. Meta, no? 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Event, ang aking semifinals! Brand. All troops deployed. Esports versus Spread. Limitless! Tinisip ko po, ano unahin ko, Limitless o Esports? Ito na, tama paramdaman, casual, usual. Ipapakita ka ng mga kakaibang pick itong Brent ulit ha. Yung tulad ng ginawa nila ng championship team noon, ang nilabas nila sa championship, nagulat-lat, which is yung Lapu-Lapu dati. Oh! Nilabas nila sa season 1 yun. Pero ito nagkakalala. Oh! Inaagis na kagal si Haren, matinding damage sa kanyang tinamu at una siyang bumagsak. Salamat kay Johead! Galing! Huwag kayong magulat pag nagkaroon na spam Hylos at spam Johead sa mga rank games. Mga kaiba to ah. Maganda, marami tayong matututunan dito mga bagong anong Kiel is love, sabi. O nga, si Kiel nga isa sa talagang inaabangan lagi pag sa Limitless. No? O yung batang yan. Dahil 14 years old pa lang tapos achiever din sa school. Ganun yung rotation yan guys ha, going on to the middle lane yung off lane nila. Grabe, no? To let them farm. Eh, sakto yan para sa ano nila. Para naglalaro yung usual hero. Ilabas yung si Payne 2.0. Sa muna kay El Capitan. Balik na lang after ng kasal nila Ate Lu. Oo nga, kakasal. Okay, congratulations! No? Kay Payne. Congratulations, kakasal. Nag-propose na kahapon, H. Matagal pa. Sabi ni, ni Precious. Ang mga check lang muna dito. Mukhang gang going on to the top lane ang gusto. Hindi, invade. Invade ang gusto dito ng Grub. Kaya nagde-direct dito kung saan sila pupunta. After invade, magka-cut ba ito? Uy, hindi sila nag-cut. Mag-cut. Ayun, mag-cut. Turtle resurrecting soon. Gulat ako. Kala ko hindi sila magka-cut eh. Jumerman cut na. Nag-ulan pero may German cut movement na nangyari dito. Tamang back out, zone out na nangyari. Para naman sa... Uy! Sabay cancel ang power nature. Alam niya. May return damage. Alanganin ang kalagayan dito ng Brent Esports. Ano lang yung magagawa si Haren kung di bumaka pero hindi niya kaya dahil tatlo yun. Ang ganda ng pagkakarang ni Pusta, no? Ni Pusak. Ang sarado. Nama-itig siya doon eh. Nama-itig movements. Tama nga, chill lang. Boom! Tignan natin, item check. 2 minutes na naman mga kamustahan ng kanilang mga kanya-kanyang boots. Uy, attack speed si si Kiel ang kanilang Johead, attack speed boots. Ay, di, cooldown. Cooldown reduction pala ito, cooldown reduction para sa boots. So, nag-iiba ng sa may cooldown din para sa Gusion. Mga chill na muna dito, level. Uy, napakaganda yung wicked dance. Walang nagawa yung Hylos. Lock na lock yun Na-walling siya. Pinakin pa rin habang nag-walling. Boom! Ito naman din mo si Kiel. Uy, tamang chill lang. Ang ganda ng pag-hunt na ginawa niya. Beautiful. Ganda ng execute mga siya. Beautifully execute. Pa-shouting. Pa-shouting. Direct item. Nakaka-check lang mga sir. Mamaya 5 minutes ulit tayo mag-item check. Tignan natin kung sino unang makakakuha ng core item. Most likely, tignan nyo yung stats. Possible dyan is si Kiel or si Gusion.
before the first act, hindi mo mag-farm yun. Bili kasi mag-farm yan. No way out. Switch out ang mangyari naman dito. Rotation coming from Brent. Going on to the top lane. Nag-commit sila ng apat. Alam nila eh. Alam nila nag-commit ng apat. Hindi naman umaw si Kiel. Wala silang mapapala. Yun, ang ganda ng Amin. Bam! Oh, ayun na. Asarado ulit. Oh. Well played yung ginawa ni Kiel. Tinan nyo. Sayang ng oras yung ano. Yung buong Brent Esports committing 4 hero onto the top lane. Wala silang napitas. Nabigyan pa ng free space dito si Fusion. Napitasan pa sila dito ng carry sa bottom. Magandang execution or some more rotation ang pinapakita ng Trump. Uy! Kami pa to. Balik mo! Magawa yung Hylos. Lagi siya nadadali at nabibiktima no, ng rolling in. Pero quick objective ang pinapakita ng Brent Esports dito sa top lane. Nita nyo, nakadalawa agad silang Torridon. Binutas na agad ang pwede putasin. Abang tamang defend lang dito for the tier 2 tower ang tropa natin. Hindi, pupunasin na rin nila. Exchange! Exchange, walang contest kung sino pumasok dito. Alam niya na eh. Oo nga, no, sa top. Isa na lang yung tower ng limitless. 5 minutes pa lang. 5 minutes pa lang sa laro pero tingnan niyo na may basagan dito. Kakatansya na naman. Lumalamang ngayon ang limitless. Oh, eto na! Pinal ko na naman, Alun combination. At bumagsak na naman si Hylos. Lagi na lang siya yung biktima rito at nakakawawa. Medyo, uy! Napakaganda ng talon dito pero wala na yung limited storm mga sir. Counter-initiate gamit ko. Tropa natin. Brent Limitless. Tinalo na ng lahat. Boom! Sabay sinundan ng pa-Brent. Tropa natin. Sobra-sobra na may ganong movement dito. Item check. It's already 5 minutes. Hit assist. Minus damage. Mukhang maganda ang pambinasyon ni Pusakin sa... may ibang effect niya, diba? Limitless. Pero kung tinignan nyo, magdodobo lang na core item to. Ulti na lang. Isa na lang siguro 800 na lang kulang neto ni ano ni Granger. Mag-aano na 'yan Professor Fury na 'yan. Plus ano na? Amplis. Amplis ng farming. 800 na. Heptasis pala. Ano ma inuuna Bloodlust o Heptasis? Hindi, ito si ano si Granger kasi naka Bloodlust talaga. Mara sa una 'yan, Bloodlust muna para may pang-life, may pang uuwi. Oh, pang-burst. Tsaka cooldown din kasi 'yan eh. Kung titingnan mo yung boots niya, cooldown reduction. Oo. Naka-focus sa cooldown, tara kasa lang ng kasa. Yes, naka-cooldown din, naka-ano siya. Okay. Cooldown reduction yun si ano, si... Ay, wala, nakatingin ako. Sorry, sorry. Nalansi, nalansi. Nalansi, kay Johit ang cooldown at kay... Bakit kayo yung item ni Granger? Kaya nga. Biglang mag-BOD ba to? Oo, oh, ano, nag-double kayo, sir. BOD ba? Oo, double. Inside of BOD. Ano na, nasagasaba, hindi. Sinarjan, at yun. Boom! Ang pinagdan ng po. On point yung sarado ni Pusakin, mga sir. Gusto ko. Galing, galing. Medyo hindi pa siya nag-limitless na sarado dito sa may Fusion going in. Medyo ginagawang gulay. Kinakain ang tropa nating Brent Esports. Maganda, maganda. Yeah. Walang mahatak si Kali. Hindi naman silip mo si Granger. Oo nga naman. Sabi ni Patrick, umali ko naman. Oh. Dapat create kayo alphabet dance from A to Z. Pwede yun, no? Yan yung pausuin natin. No? Nangilin natin ito. Copyright. No? Para pag sinayon ng iba, singilin natin. Uy, ano namin yun? Dodge steps namin. Sabi, sinigil pala tayo ng mathematics. Exchange lang, exchange. Uy, paparamdam na sa pag. Oh, ano mga gagawin kaya dito ng fast pace ang game ng ano, ng Brent Esports. Natataranta ang Esports ngayon, ng Brent Esports. Kalbo na lahat ng tore pala dito ng Brent Esports. Kailangan nilang pag-usapan dito. And Akel doing some vision. May nangyari na bang ganyan? Lumamang na, lamang na nasa po pero nahabol pa na panisan pa. Oo, matik yun. May possible mo. Kasi hindi nag-work dito si ano si Harit. Usually, di ba? Pag oh, dapat early game si Harit dapat dominating. Uy! Nahila. Tumitas na si Granger. Nalikaw si Granger sa front line siya doon. Hinatak pabalik. Na-excite. Oh, medyo maganda yung pick-off doon. Napakaganda ng huli ni ano doon ni Yelly Ace. Si Coco Lords yan eh. Si Cho Lords pala. Nasa Brent, panalo. Nasa Brent, yun lang yun. De, siguro nabigla rin yung Brent eh, sa pick ng ano? Sa pick na Brent Limitless. Kahit sa mag-isang bootcamp yung mga yan, syempre, nag-i-strategy, ano yun, tsaka pinag-uusapan natin dito, is 100,000 price pool. Oo nga. Para sa ating grand finals. Sabi ni Albert Manahan, Benta, Open Cupra, Hylos Pinikipay. Natin na lang. Oo, baka naman talaga may strategy si sila dito. May gusto sila ipakita na ano yun. Huwag kayong mag-alala dyan, guys. Brent is Brent pa rin. You cannot deny.
Kung talaga supporter kayo, huwag nyo i-bash yung mga ano natin. Support nyo lang kung nagtatry sila, nasa time nila yon. Di ba kasi pressure ng rank, ay ng, ng, ano, ng tournament talaga. So, tinasing nila kung pag-tournament po, e-effect pa. Hindi naman sila mapupunta sa ganyang posisyon, di ba? Sa pro scene, kung ano, kung mali-mali yung ginagawa nila. May mga downfall din, pero yung mga pick na ganyan kasi, huwag na yung masanay sa mga usual picks. Kung yun na lang yun na lang lagi kasasanayin natin, hindi natin ma-enjoy yung kumbaga yung switch ng meta, yung styles. Pero bakit hirang ginagamit ang Jawhead? Malakas naman siya sa NBA na kapanood to. Mas marami kasi pwedeng gamitin pang pasok at window yung mga usual lang kasi nasabi natin. Pero ito ngayon natutunan nila na from the EVOS kung paano dumirek. Kasi wala nang problema eh. Yung Joe, kailangan mo mag-shoon po dyan kundo from the backlines flicker yun, di ba? Ito si Jawhead, magda-drive lang diretso. Nakikita mo pang susugod. Oo, susugod. Tapos sabay bato. Ganon din eh, parang Way of the Dragon. Instead na mag-chow ka, mag-jawhead ka. Pag binato mo. Parang nasa sitwasyon, nasa crisis po ngayon ang Brand Esports. Natin itong limitless. Lumalamang ating sinamatala pa nila ang pagkakataon lumamang dahil kinuha na nila yung ano, si Lord. Naglalakad na. Mamamasyang. Parang ako. Ang mga chill lang. Hello guys. Wow, Jawhead. Ngayon lang nanigay lang sila sa... Uy, may Jawhead pala. Wow, Jawhead. Sa mga chill lang. Oh. Paano yun? No? Pagka-bola si Jawhead. Ay, si ano, si Kupra. Tapos pinato ni Jawhead. Bola pa rin kaya siya. Oo nga. Nagiging tao na. Nga eh. Subukan natin mamaya. Pag may oras pa. Sabi ni Chen, gamit nila Jawhead pang-counter daw kay Kupra. Ah, yun nga. Yung napang-counter. Eh, sinasabi mo kung kakampi. Oh, eto na. Daming pulado. Wala makabaksaw dito. Ang ganda ng pagka-pick dito. Dire-diretso na. Eto na. Nilapag na ang S-Tex ni Hilo sabay tinapos na ng maigi. Very good. Nabaog. Patay para hapag para si Hilo. Yun ang term nila. Yun ang term nila. Nabaog yung Hilo. Saan nakikita ko yung nangyari? Lagi siyang nadali. Hindi ko alam kung maganda kung iniisip ko bakit yun ang pinili nila Hilo. Yung ba yung maging S-Lex yan? Si Katya para pabili.